Bilis ng hawahan ng COVID-19 sa Metro Manila, bumabagal na ayon sa Octo Research. Pagbaba mula sa Alert Level 4, posible na kaya? Rich countries hoard life-saving vaccines while poor nations wait for trickle. Ang di umano'y patas na supply na bakuna kontra COVID ng mga bansa, pinuna ni Pangulong Duterte sa United Nations General Assembly. Nanawagan din ng reforma sa mismong UN. The UN must empower itself by reforming itself. Pagpaparehistro ng mga botante na magtatapos sa katapusan, ipinanukala na sa Kongresong palawigin pa ng isang buwan. Opinyon ng ilang nating kababayan sa planong pagbabakuna contra COVID-19 ng mga kabataan, aming pinulsohan sa hashtag Boses Mo. Sa Occidental Mindoro, paninita sa ilang nagiinuman na uwi sa sakitan. Natugon dito sa ulo niyo. Alikod ng tainga. Ilang babaeng pinagpapanggap daw ng masahista para maibugaw ng sarili nilang nobyo na bisto. Presyo ng palay sumadsad na sa 10 piso kada kilo. Pero presyo ng bigas, bakit patuloy sa pagtaas? Kaya deserve mo rin masaktan para. Makakapal niyo? At si Shane Saba, nagkwento sa karakter niyang kinaiinisan ngayon sa seryeng Legal Wives. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Opisyal nang inihayag ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang intensyong kumandidatong Pangulo sa election 2022. Ang makakatambal niya, ang doktor na si Willie Ong na dati na rin kumandidatong senador noong nakaraang eleksyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Formal nang nagdeklara ng kanyang pagtakbong Pangulo sa 2022 si Manila Mayor Isko Moreno kasama ang kanyang running mate na si Dr. Willie Ong sa Baseco Compound, Tondo, Maynila. Ikinuwento ni Moreno ang kanyang pagiging basurero, pagsusumikap pag-aral hanggang mahalal sa gobyerno. Nagpasya raw si Mayor Isko na tumakbo dahil nakikita niya ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Ang nagawa raw niya para sa Maynila, gusto niyang gawin para sa buong bansa. May patikim si Mayor Isko kung paano niya pamumunuan ang bansa. I will be a healing president. While ours will be government of national reconstruction, it will be also be a government of national reconciliation. Based on justice and rule of law. Hindi ko po isisisi sa nakaraan ang problemang ating kakarapin. Sa panayam ng media, sinabi ni Moreno na itutuloy niya ang pakikipag-usap kay Vice President Lenny Robredo. Pero sabi niya, hindi na siya aatras sa pagtakbo. Reaksyon naman ng kampo ni Robredo dito, magkakaroon din daw ng announcement si Robredo sa tamang panahon. Ang running mate ni Moreno na si Ong ay isang public health advocate at online personality. Nagbibigay siya ng mga medical advice sa Facebook at sa YouTube. Sabi ni Mayor Isko, si Ong ang pinili niyang running mate dahil bilang isang doktor, makakatuwang niya ito sa pagharap sa pandemya. Bibigay ko yung pinakatamang bakuna sa inyo. Yung mga darating, o order tayo, yung isasaksak, yung the best. Yung gamot, the best. O nasira ako sa inyo, useless. Hindi ko sisira yung pangalan ko para doon. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. Pinasaringan ni Pangulong Duterte ang mga mayayamang bansa na anya'y nag-hoard o iniipit ang supply ng mga bakuna habang kinukulang naman ng bakuna ang mga mahihirap na bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. Pero pati ang mismong UN ay hindi nakaligtas sa puna ng Pangulo. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Usapin sa vaccine inequality ang unang tinalakay ng Pangulo sa kanyang pagharap sa 76th United Nations General Assembly. Pinalalim daw na magdadalawang taon ng pandemya ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga mayayaman at mahihirap na bansa. Ang mga mayayaman, booster shots ang pinag-uusapan sa kanilang bakunahan, samantalang ang mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas, nagtsatsaga sa pautay-utay na dating ng supply. Mr. President, the picture is bleak.
it is a man-made drought of vaccines ravaging the poor countries. Rich countries hoard life-saving vaccines while poor nations wait for trickles. They now talk of booster shots while developing countries consider half doses just to get by. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is, a selfish act that can either be justified rationally or morally. Ilang araw matapos maglabas ang resolusyon ng International Criminal Court para ipagpatuloy ang imbestigasyon sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon, iginitaman ng Pangulo ang anyay mandato at obligasyon ng pamahalaan na harapin ang banta ng mga kriminal at terorista gamit ang ating mga batas. Pinarerepaso niya ang kampanya kontra illegal na droga sa DOJ at pulisya at pagpapanagot sa mga umabuso rito. Pero inalbahan din niya at may kaakibat pang babala ang panghihimasok sa mga solusyong ginagamit natin sa ating mga problema. I have instructed the Department of Justice and the Philippine National Police to review the conduct of our campaign against illegal drugs. Those found to have acted beyond bounds during operations shall be made accountable before our laws. Meaningful change, to be enduring, must come from within. The imposition of one's will over another, no matter how noble the intent, has never worked in the past and it never will be in the future. Muli rin iginit ang Pangulong arbitral ruling na kumikilala sa ating karapatan sa West Philippine Sea at nananawagan sa lahat ng bansa para sundin ang rule of law at ang payapang pagresolba sa mga sigalot at usapin sa teritoryo tulad ng ating sitwasyon sa China. The award must be seen for what it is, a benefit across the board to all who subscribe to the majesty of the law. No amount of willful disregard by any country, however big and powerful, can diminish the arbitral award's importance. Nanawagan din ng Pangulo sa lahat ng bansa para tugunan ang problema ng climate change kung saan ang mga mahihirap na bansa at yung mga may maliit na contribution lang sa global warming ang lubhang naapektuhan nito. Hiniling din niya ang pagbuwag sa kafala system, isang sistema sa mga Arab countries sa kailangan ng sponsor para mabigyan ng work permit na nagiging dahilan sa mga pang-abuso. Sa kanyang pagtatapos, nanawagan ang Pangulo ng reforma sa United Nations mismo. Hindi na raw kasi nito sinasalamin na economic at political realities sa panahong ito. Democracy and transparency are concepts that reverberate in the halls of the UN. But ironically, the Security Council, the pinnacle of UN structure, violates every tenet of these values. It is neither democratic nor transparent in its presentation and processes. Many member states have spoken firmly, and we agree. This simply is not right. If the UN is to lead the world out of the many crises we face, things need to change. The UN must empower itself by reforming itself. Therein lies the hope of humanity. Ivan Mayrina Nakatuto, 24 Oras. Sa bisa ng warrant of arrest mula sa Senado, inaresto na po si Lincoln Ong, isang direktor ng kontrobersyal na Farmily Pharmaceutical Corporation na nasasangkot sa kontrobersyal na kontrata para sa pagbili ng medical paraphernalia. Sa pagdinig naman ng Blue Ribbon Committee, pinuna ang umunoy patong-patong nakita ng mga kumpanyang nagpasa-pasa raw ng mga face mask bago ito nabenta sa gobyerno. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa budget utilization ng DOH, lumabas na bumili ang Farmily ng mga face mask sa kumpanyang Tigerfield Marketing Corporation at ito naman ang ibinenta ng Farmily sa PSDBM sa halagang 27 pesos. Ang nangyari dyan, napaka-grabe. Binili ni Tigerfield from Green Trends ng 18 pesos or 9 million. Then, they sell it to Farmily for 23.90 or total of 11.95 million. Farmily resells further to PSDBM at 27.72, actually 28, or a total of 13.86 million. Laway lang ang kapital, ano po?
Napansin din ng mga senador tila hindi nakadeklara ang bentahan sa latest audited financial report ng Tiger Phil. Ang nireport ko sa inyong audited financial statements, you only had 1.7 million cost of sale and 3.5 million sales. Pero ang benta nyo ay 11 million. Kay Lincoln Chen. Lincoln Ong, I'm sorry. We will amend our VAT returns, Mr. Chen. Excuse me? We will amend our VAT returns, Mr. Chen. You will amend your? Our VAT returns, Mr. Chen. And your sales. Pinatitingnan pa rin ng senador sa BIR kung tama ang mga binayarang buwis ng kumpanya, kasama sa ginawang pagbusisi sa PPE suppliers ng PSDBM kung dapat bang may discount ang mga biniling medical supplies matapos gamitin ang mga eroplano ng Philippine Air Force at barko ng Philippine Navy para kunin ang mga ito sa China. None of these flights were compensated by family or any of the suppliers. So that should be deducted from the payment made by the government to them. Right? Yes. Habang nagaganap ang hearing, sinundo ng mga opisyal ng Office of Sergeant at Arms si Lincoln Ong, director ng Farmaly. May dala silang arrest warrant dahil sa pag-iwas umano ni Ong na sumagot sa mga tanong ng mga senador. Mr. Chairman, ang instruction po sa akin ng Sergeant at Arms is I have to go down in 10 minutes as per instruction of the Senate President. May I be excused? Sure. Thank you po, Mr. Chairman. Nakaditini ngayon si Ong sa opisina ng Senate Sergeant at Arms kung saan siya mananatili hanggang sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes. Magpapatuloy ang pagdinig sa Biyernes, September 24, kung saan inaasang ipipresenta ng mga opisyal ng kumpanyang Farmaly ang kanilang kompletong financial statement. Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Kim Domingo is back matapos gumaling mula sa COVID-19. Looking fierce and stronger than ever ang aktres sa kanyang latest set of photos sa social media. Makichika kay Aubrey Carampel. Idinaan ni Kim Domingo sa pagpo-post ng bagong photos ang mensaheng gumaling na siya mula sa COVID-19. Ang kanyang caption, I'm back. Miss Kim, may pa-sexing konti. So ang peg namin dyan si Taylor Hill. Nakasurvive ako, lalaban ako ulit. Nakakatawa at ngiti na ngayon si Kim, pero hindi raw naging madali para sa kanya ang pagkakasakit. Mild lang daw ang kanyang naging symptoms, kabilang ang runny nose, lagnat at pagkawala ng panlasa at pangamoy. Pero ang mahirap daw ay ang stress at anxiety na kanya ring naranasan. Totoo nga yung sinasabi ng iba na nagka-COVID na parang marami kang maiisip. Ako ang iniisip ko ng time na yon, baka lumala. Yung alam mo yung okay ako, tapos biglang baka lumala siya ng lumala. Yung mga ganun. So nakakatakot siya. Mabuti na lamang daw ay fully vaccinated na siya bago siya tamaan ng COVID. Kasi feeling ko kung wala akong bakuna, baka naging severe. Kung meron kayong pagkakataon na magpabakuna na kayo. Sa kanyang pagkakasakit, marami raw mga bagay na natutunan at na-realize si Kim. Marami nagparating sa akin ng mensahe, mga ano ibang kapuso stars nag-message, nag-comment sa akin na ganyan, get well soon. So nakakatuwa naman. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Susunod, ang mismong pag-aresto sa lalaking na maril sa sarili niyang kapatid sa lungsod ng Butuan. Inireklamong siksikan sa loob ng bus na yan. Inaksyonal na sumbungan ng bayan. At ang mystery guy sa Instagram post ni Alice Dixon na tinawag niyang My Forever. Dito lang sa 24 Oras. Bakit importante ang bakuna? Dahil maaaring ito po ay makatulong upang protektahan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ganda rin po ang lahat ng tao sa buong mundo. Parami na ng parami ang mga nababakunahan, huwag nang magpahuli. Always follow safety health protocols. Vaccines can save lives. Magpabakuna na like your favorite Kapuso Artist Center stars. Tapos, flex muna. One woman's dream is another woman's nightmare. I'll always be here to support you. Be your lover, to be your best friend. To have and to hold. Soon on GMA. Marami ng diktador ang dumaan sa kasaysayan.
at maging ang Pilipinas hindi nakatakas sa kamay na bakal. Ano ba ang modus operandi ng mga diktador? Presenting The Dictator's Playbook. Pag-usapan na natin ito with someone very close to home, si former President Ferdinand Marcos. Masasabing sinunod din ni Marcos ang ikangay Rules of the Playbook. Unahin na natin kung paano siya umakyat sa kapangyarihan. Naging kinatuan at senador siya bago mahalal ng 2 beses bilang pangulo. Ambisyoso siya at wala siyang hesitation kung anong gusto niya, makukuha niya yan. Isang magaling na politiko si Ferdinand Marcos. Alam niya kung ano ang hinihingi ng mga botante. Alam niya kung ano ang hinain ng mga mamamayan noong panahong iyon. Pero masterful yung kanyang deployment o yung kanyang paggawa ng mga o pag-utilize ng mga tools para maging mahalal na pangulo, no? Alam ni Marcos na hindi sapat na maluklok sa pwesto. Kailangan niya ng mga tapat na kakamping magpapanatili sa kanya sa kapangyarihan. Nakuha niya ang suporta ng sandatahang lakas at constabulary. Inilagay niya rin sa pwesto ang mga malalapit na kaibigan at mga crony. Sinuportahan din siya ng Estados Unidos. Full force, so to speak. Malakas ang kanyang alyansa sa militar. In fact, kung tutusin, yun ang sikreto ng pananatili ni Ferdinand Marcos sa kapangyarihan ng napakatagal. Kahit na bagsak ang ekonomiya, kahit na ipinasara niya ang Kongreso, kahit laggamak ang kahirapan noong panahon niya, dahil malakas ang suporta sa kanya ng militar. Ang sunod na tanong, paano siya mananatili sa kapangyarihan? Ginamit niya ang isyo ng dumadaming komunista para magdeklara ng martial law noong September 21, 1972. Philosophy niya of society was and governance was constitutional authoritarianism. That is why when he declared martial law, sinabi niya, yun nga ang sinabi ko ng estudyante ko, that should give us an idea already of his own political outlook. Tinakot niya ang mga miyembro ng Supreme Court para pumanik sa kanya at nagdaos siya ng plebisito sa pamamagitan ng viva voce o pagtataas ng kamay para maging legal ang martial law at maisulong ang 1973 Constitution. Dito sa aming barangay na holding ng Citizens Assembly, tandang-tanda ko yon. At ang tanong sa amin, mahilig ka ba sa siopaw? No? Sinong may gusto ng siopaw? Eh, mahilig naman ako sa siopaw. Eh, di tinaas ko ang kamay ko. Ganong kagarapan. At the next day, lumabas na doon sa mga barangay, these are the people who ratified the Constitution. Isang viva voce, lahat kami. Ngayong nabuo na ni Marcos ang kanyang dream team at nakuha ang pinakamataas na pwesto, oras na para pabagsakin ang mga bumabatikos sa kanya. May 3 uri ng oposisyong kumakalaban sa diktador. Reformist opposition o political advocate, mga nagsusulong ng pagbabago sa mapayapang paraan. Revolutionary opposition o mga kilusang grupo, kasama na rin ang mga grupo ng mga estudyanteng tumutulig sa kay Marcos. Huli ang religious opposition o mga religious sector na kinukondena ang mga pang-aabuso sa karapatang pangtao. At paano sila pinatahimik? Siyempre, fear. Pagtakot ang taong bayan, tatahimik. Kasi survival ng buhay nila. At kung titingnan natin, ang mga pinapaslang noon na, yung tinatawag na yung second type of opposition, kasi ito yung mga walang kamuang-muang, walang kalaban-laban. Marami ang dinakip, kinulong, pinahirapan, pinatay, at ang iba hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang mga labi. Kaya yung documentation ng mga killings, eh, ginawa lamang yan ng mga NGOs katulad ng Task Force Detainees sa kaalaman nila. Pero it could be much more. It could be much more than that. But we did not know who was being killed. Kabilang sa mga biktima ng human rights violation, si Eta Rosales. Ay, sigaw ako na sigaw. Pero makapiring ako, no? Wala akong nakikita. Pero nasasaktan lang ako.
At yung torture na ginawa sa akin, that was very dehumanizing. Kinuryente nila ako eh. Eh masakit ang kuryente. It was sexual molestation na traumatized ang katawan ko. Nagpinta si yung takot na sinasabi natin pagdating kay Ferdinand Marcos, kung hindi ka kasali, kung hindi ka pumapayag sa ganitong klaseng sitwasyon, edi kaaway ka. Ipinasara ni Marcos ang mga media outlet na kritikal sa kanyang pamumuno. Ang mga mamamahayag na pumupuna sa diktador, hinuhuli, kinukulong, o pinapatay. Kinontrol ni Marcos ang daloy ng impormasyon at ang katotohanan gamit ang propaganda. Mahalaga para sa isang diktador ang kontrolin ang media dahil kung walang impormasyon ng mga tao, nahihirapan silang gumalaw at magtanong o humingi ng kung ano ang nararapat para sa kanila mula sa pamahalaan. Nagpatayo si Marcos ng kabi-kabilang struktura tulad ng tulay, kalsada at mga ospital. Bahagi ito ng pangako niyang bagong lipunan o new society. Yan ang fasad na ginawa niya. Yung new society na nilabas niya na dito, andito na ang mga pagbabago. And so he built a lot of infrastructures. Sa totoo lang naman, kaba naman ng bayan ang ginawa niya. Those are public funds. At sa katagal-tagal na 20 years, ang kanyang pamamahala, abay dapat lang naman yung mga yain, hindi nakakapagtaka. Marami sa mga pondong ginamit dyan, inutang at hanggang... Patay ang isang negosyante sa Butuan City matapos barili ng sariling kapatid. Ang nahulikam na pagdakip sa Namaril umano, tinutukan ni Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa video na ito, makikita ang isang lalaki na may dalang baril at tila may inaabangan. Matapos ang ilang minuto, ito na ang sumunod na pangyayari. Napag-alamang ang lalaking may dala ng baril ay ang mismong suspect sa pagpatay sa isang babaeng negosyante sa JC Aquino Avenue, Ray Jane Building sa Purok 1, Barangay New Society Village sa Butuan City. Ang biktima ay nakilalang si Ray Jane Cuenca Sobremisana na nakatatandang kapatid ng suspect. Ayon sa pulisya, binaril ng suspect ang biktima sa loob ng opisina nito sa naturang lugar. Okay, manang magkuhan na ito. Kanang tingog rin ito sa likid rin ito. Ito sa likid ba? Nag-tumatik. Paglantaw sa mekaniko niya, mekaniko sa motor med. Paglantaw niya, pagkita niya sa 45, pagmoto, automatic, pinaganan niya rin me. Kay, simpre, si mapil me sa kuhan ba? Sa pagpusin na itong ilang sinigya. Pero tila hindi pa raw na kontento ang suspect at hinanap ang isa pang kapatid nito na si Ryan Cuenca na noong mga panahong iyon ay nasa labas daw ng opisina. Babarilin din umano sana ito ng suspect pero nakapagtago ito sa bangko. Nang mga sandaling iyon ay rumesponde na ang pulisya at habang nasa kalsada ang suspect ay naglakas loob ang isang pulis na nakasibilyan at agad hinablot ang baril ng suspect dahilan para madakip ito. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa pagpatay ng suspect sa biktima at tangkang pamamaril nito sa isa pang kapatid. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 Oras. Ngayong napakalakas pa na banta ng hawahan ng COVID-19, may ilang pampublikong sasakyan pa rin ang nagpupuno ng mga pasahero kahit bawal. Idinulog yan sa sumbungan ng bayan ng isang concerned citizen. At inaksyonan naman. Blockbuster, sa dami ng pasahero ang sakay ng Metrolink na bus na patagig ang biyahe galing sa lungsod ng Quezon. Sa video na nakunan nito 19 Agosto, sa sobrang siksikan ay mapapaisip kayo na tila nakalimutan na ang banta ng COVID-19. Labor. Labor.
Ito daw ang dagdag na kalbaryo ngayong pandemya ng healthcare worker na itago natin sa pangalang Jose. Pag sumasakay ako araw-araw for several months, nag-overloading talaga sila, although regardless po sa CPQ ba, ECQ, MECQ, talagang punong-puno. Malinaw na paglabag ito sa alituntunang ipinatutupad ng Department of Transportation, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa ilalim kasi ng GCQ, MECQ o ECQ, kalahati ng kabuuang kapasidad na pasahero ng bus lang ang dapat pinapayagan. Bukod sa tinatawag na one seat apart na patakaran na hindi rin pwedeng may mga nakatayong pasahero na taliwas sa nakunang video ni Jose sa kanyang mga biyahe. Ang gusto ko po sana mangyari, ma'am, is mapansin lang yung reklamo. Saway sa ganung gawain. Kasi sa panahon pa po tayo ng pandemya, alam naman po natin na mabilis ang pagkalat ng Delta variant. Idinulog ng sumbungan ng bayan sa LTFRB ang reklamo. Hindi ito acceptable talaga yung social distancing. Overloading sa ngayon dahil nga po bawal po may standing. Actually, doon pa lang sa sobrang 50%. Hindi na tayo lalayo. Automatic may violation na po yun. First offense yung 5,000 ang penalty ng operator at driver dyan. Tiniyak ng LTFRB na makatatanggap ng tinatawag na show cause order ang lumabag na operator ng bus. Sa text na ipinadala ng Metrolink Bus Corporation sa sumbungan ng bayan, binigyan din nilang hindi raw nila kinukonsente ang pagpapasobra ng pasahero sa bus. Meron daw silang mga itinakdang tinatawag na mga line inspector para mahuli ang mga driver at konduktor na lumalabag sa mga health protocol. May mga nasuspindi na raw sila. Alam din daw nilang epekto ng ganitong mga paglabag sa kanilang kumpanya, kaya aaksyonan nila ang naturang reklamo laban sa kanilang mga empleyado. Kung makakaranas ng parehong paglabag, makipag-ugnayan lang kayo sa social media account ng LTFRB o tumawag sa kanilang hotline. Huwag kayong manahimik o magdalawang isip. Kung meron kayong puna o reklamo, mga panawagan, kailangan ng agarang aksyon, ipaalam ninyo sa sumbungan ng bayan. Dahil ang inyong sumbong, asahan ninyong mabibigyan ng aksyon. Dahil mga sumbungan ng bayan, eh, hindi namin kayo tatantanan. Nagtataka raw ang grupong Sinag kung bakit nanatiling mataas ang presyo ng bigas, gayong bagsak presyo naman ang bentahan ng palay ngayon. Sa ilang lugar, nasa 10 piso na lang kada kilo ang palay. Bagay na iniinda na ng mga magsasaka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinakamurang bigas ang binibili ni Aling Miriam sa tandang Sora Market sa Quezon City. Kulang daw kasi ang kinikita niya bilang labandera ngayong may pandemya para sa panggastos ng pamilyang may 5 miyembro. Pero ang dati 39 pesos kada kilo na well-milled rice, 40 pesos na ngayon. Yung pinakamura talaga bibili ng bigas, ma'am. Kasi yung kase lang pagkasing sa isang araw. Ayon sa rice retailers, tumaas ng piso hanggang 3 piso ang local at imported rice. Eh, ang sabi nga sa amin, mahina yung kasi ang bagsak doon sa ano, sa rice mill. Wala silang ganong makuha kaya tumaas yung bigas ngayon. Piso lang po tinaas namin kasi ayaw po namin na ilipat sila sa iba. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, may mabibili pang regular milled rice sa halagang 35 hanggang 37 pesos kada kilo. Ayon sa mga retailers, nabili raw kasi nila ito sa mababang presyo. Kung magtataas ito sa mga susunod na linggo, depende na raw sa magiging presyo sa kanila ng supplier. Ang ibang bigas kasi tumaas na raw ng 50 pesos kada sako o katumbas ng 2 pisong dagdag presyo sa kada kilo. Bibili ako 1 kilo kalahati. Ganun. Para kung kinabukasan walang kita, meron ng bigas. Eh kung tataas ko, makapabili pa ko kaya kayo na. Eh baka kalahati na lang, ma'am. Yung imported, hindi na uubos eh. Marami dumarating, ma'am eh. Yung local, ma'am, minsan kasi may darating. Nagbabago yung presyo, ma'am eh. May pagbabago yung presyo niya eh. Tsaka yun, ma'am. Palagay ko, ma'am, kakaunti yung supply na nanggagaling sa mga probinsya. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, nakakapagtaka raw na mataas pa rin ang presyo ng bigas, gayong bagsak presyo ang palay na naglalaro na lang sa 10 hanggang 14 pesos. Mas mababa kaysa production cost na 15 pesos and 50 centavos. Ibig sabihin, kontrolado ng importer yung mga bigas. Itong agihan, ang nangyari is yung mga miller, ayaw bumili ng mataas kasi alam nila puunan ng mga importer mababa. Mungkahin nila sa Department of Agriculture, bilhin raw sana ng pamahalaan ang palay ng mga magsasaka. Ayon sa DA, pinagtutulungan ng pamahalaan na mabili ang palay ng mga magsasaka.
Nagsisimula na rin daw dumami ang supply ng bigas sa pagpasok ng harvest season. Hindi po lahat ng area mababa. So sa mga lugar lamang po na mababa. Okay, number one po, ang NFA ay magpo-focus doon. Okay. Number two po, utos na sekretarya ng DA, tumulong na maihango ang mga produktong palay ng farmers para maibenta doon sa tamang area para hindi po pinupuntan at nagiging mura. Oh. Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Susunod! Ang nadiskubre sa autopsy report sa labi ng artist na si Bree Johnson. At ang bagong look ni LJ Reyes na nagpa-wow sa mga netizens. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Ang mga kapatid ko ang buhay ko. Handa akong lumaban at tumulong para sa kanila. Ginawa mo na! Life circus itong pagkamatay ni Daddy! Ate, buti nga sa life ko eh. May nagtatanong sa akin kung okay lang ako. Dahil nasaan pa kayo? Bakit ngayon pa? Ako pa ang masama. Bakit ako pa ngayon ang tinulak nilang palayo? Yasmin Curdy is Dorothy, the eldest among Las Hermanas. Soon on GMA. Nasaan ka na? Sabi mo, before 6 nandito ka na. Yes, I'm sorry. I just had to wrap things up here. Kung anong pagsisikap sa trabaho, gano'n naman ang pagkukulang niya bilang asawa. Hindi ko siya maintindihan eh. Even this restaurant, magseselosan pa niya. Sa mag-asawa, nagtutulungan. May sasalba pa ba niya ang kanilang pagsasama? I want to fix us. Di ba yun talagang gusto mo? Si Rocco Nacino bilang Gavin. To Have and to Hold on the 27th of September on GMA. Guinness World Record title holder, to me that means that one, I'm an elite, I'm one of the top dogs, but at the same time it also means that my family's winning, my town's winning, and my support group's winning, because without them I wouldn't be here doing this for you guys. That I never even considered doing. I always used to get the books when I was little and used to read through them and just look at all the incredible things that people could do.
yung sa family namin wala pa kasing nakapagtapos. Kaya ginusto ko mag-aral. Alam ko yung hirap nila dun sa Cagayan na paminsan-minsan hindi na rin sila nakakakain. At wala silang ulam, ganun. Minsan-minsan masaya, minsan-minsan nahihirapan, ganun. Minsan-minsan gusto ko nang sumuko, pero thank God hindi niya pinabayaan. Yaman na kauna, kinapod na si ma'am, nagpapamod lang yan ako. Yaman na kauna, ma'am, tanasurutan na si Alanod lang niya ako, Diyos, sa mangiwan-wan kanya na sinasayaan. Alis ng pulisya ang posibilidad ng foul play sa pagkamatay ng pintor na si Bree Johnson. Nagsagawa na rin ng reenactment o pagsasadula ang PNP sa loob ng kwarto kung saan siya namatay. Ang resulta nito at ang mga nadiskubre sa autopsy, tinutukan ni Maki Pulido. Sa mugshot na ito ni Julian Roberto Ongpin, kita ang mga sugat sa kanyang kaliwang braso. Ito ang isa sa mga dahilan kaya nasabi ng ina ng artist na si Bree Johnson na hindi nag-suicide ang kanyang anak kundi ipinagtanggol ang sarili bago nagkulong sa loob ng CR. Natagpo ang patay si Bree sa kwartong inuupahan nila ni Ongpin sa isang resort sa San Juan La Union noong Sabado. Seeing that wound, deep marks sa kamay niya, sa arm niya. It only meant that my daughter fought for her life. Sabay binisita ng PNP at NBI ang Float Sam Jet Sam Resort kanina. Batay sa autopsy report sa mga labi ni Bree, ang cause of death ay asphyxia o pagkamatay dahil sa kawalan ng hangin. Ayon daw sa medical legal, walang mga marka sa mga katawan ni na Julian at Bree para masabi na may struggle o away. Hindi ko pa dinideklarang walang foul play o meron o suicide or hindi ito, no? Lumalabas dito sa investigation namin more on possibility na walang foul play at maaring nag-commit nga ng suicide si Brianna. Going to that angle. Sabi ng PNP, tumutugma sa kwento ni Julian sa hawak nilang ebidensya na nasugatan ito ng pilit niyang lumusot sa bintana ng CR. Ito'y matapos makitang walang malay si Bree sa loob ng CR. Ininspeksyon ng mga pulis ang bintanang ito at tugma raw sa kwento ni Julian na nasugat siya sa mga pako. Ang ginawa niya, bumalik na naman siya sa room. May nakita siyang maliit na window dun sa ilalim ng CR. Binasag niya, dun siya sumuot para makapasok sa loob ng CR. Doon yung may mga nails. Doon siya nasugatan. Then from there, inilabas niya si Brianna sa CR at inilagay doon sa unang bed doon sa room nila. That was when he called for help. Nagsagawa rin ng reenactment ang PNP sa loob ng CR kung saan nagbigti umano ang batang artist. Nagproduce kami ng kasing height niya na babae, personal natin, at nag-conduct tayo ng reenactment. So, posible na doon niya
naihang. Tulad ni Julia, nagpositibo rin sa cocaine ang urine test ni Bree. Bukod sa mahigit 12 grams ng cocaine, nakuha rin daw sa kwarto ang ilang gamot na posibleng antidepressant. Kinasuhan ang possession of dangerous drugs si Ongpin, pero pinalaya ng provincial prosecutor habang isinasagawa ang preliminary investigation. Walang bagong pahayag ang ina ni Bree, pero kahapon, sinabi niyang hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang kanyang anak. Patuloy namin kinukuha ng pahayag ang kampo ni Ongpin. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 8 araw na lang bago ang deadline ng voters registration. Gen Z ka ba na mag-18 years old na bago o pagsapit mismo ng May 9, 2022? Pwede ka na magparehistro at makaboto sa Mayo basta't kompletuhin at dalhin ang mga sumusunod na dokumento tulad po ng application form, health declaration form, original at photocopy ng inyong PSA birth certificate at valid ID gaya po ng school ID. Ang mga rehistrado naman noong sangguni ang kabataan elections na mag-18 years old na rin sa darating na eleksyon, hindi na kailangang magparehistro uli dahil kasama na kayo sa listahan ng mga regular voter. Pero kailangan pa rin itong aprubahan ng Election Registration Board o ERB. At ngayong higit isang linggo na lang bago ang deadline, naghain na ng mga panukalang batas sa Senado at Kamara para mapalawig pa yan. Yan po ang tinutukan ni Tina Pangibantere. Ngayong 8 araw na lamang ang nalalabi sa voter registration, naghain ang panukalang batas sa Senado at Kamara para palawigin ito ng isang buwan. Sa ilalim ng Senate Bill 2408 at House Bill 10261, mula September 30, ipapa-extend ito hanggang October 31. Kailangan daw itong gawin para mabigyan ng panahon na makapagparehistro ang mga naapektuhan ng pandemya. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng COMELEC Unbank, pero nauna na nilang sinabing posibleng maapektuhan ang paghahanda sa eleksyon kung pahahabain pa ang voter registration. Tuloy naman ang pila sa mga registration center. Alas 8 ng umaga, sakto sa pagbubukas ng COMELEC Quezon City, pumila para sa voter registration si Joanna, 31 years old na, pero ngayon palang magpaparehistro. Ang mister niya, nasa sidewalk sa labas, binabantayan ng tatlo nilang batang anak. Wala po kasi magbabantay. Ay, mister niya po. Di pa rin po kasi nakaparehistro, kaya gusto niya rin po magparehistro. Ngayon lang po nagkaroon ng oras eh. Naghanda naman si Nisan sa mahabang oras ng hintayan. Nagdala na siya ng sarili niyang upuan. 27 years old na siya at first time ding magpaparehistro. Bakit ngayon lang po kayo nagpunta? Kasi may construction po sa house namin and nagkasakit din po kami the past month. So parang nag-quarantine muna kami. Ang lalaking ito naman, nakatulog na habang naghihintay na papasukin sa opisina ng COMELEC. Ando na sila ng mga kasama niya alas 3 pa lang daw ng madaling araw, oras pa ng curfew. Di naman daw sila nasita dahil naghintay raw sila sa loob ng sasakyan. Pagod po, sobrang init. Mas maaga pa po pumunta para po makaboto. May pagbabago. Tinagsari ng COMELEC office sa Naga City. Mahaba ang pila at nakakalimutan na ng ilan ang physical distancing. From time to time, observe nila yung health protocol, tapos pwede mag-download na sila ng form para mas mabilis na po yung process. Sa dami rin ng mga naghahabol, sa covered court muna isinagawa ang pagpaparehistro ng mga botante sa Luwag, Ilocos Norte. Mahaba rin ang pila ng mga nagpaparehistro sa iba't ibang opisina ng COMELEC sa Bataan at General Santos City. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. At tutukan, sa hashtag Boses Mo, ang pulso ng publiko sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga kabataan. At ang nakaka-relate na karakter ni Andrea Torres sa mas lumalalim pang kwento ng Legal Wives. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng 24 oras. Kumusta mga kapuso? Ako po si Matt Lozano, ang gaganap bilang Big Bird Armstrong sa papalapit ng Voltage 5 Legacy. Iniimbitahan ko po kayong lahat to get a copy of my self-penned debut single, Walang Pipigil, now available on iTunes para po ma-download yung lahat, and you can also stream sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from Jamie Music.
Feeling ko mas maganda kung dark yung varnish na gagamitin natin. Sa kabila ng matagumpay na career, may isang bagay pa rin siyang inaasam-asam. May time ako para kay Gavin. Siya yung busy. Di naman ako mabubuntis if he doesn't cooperate, di ba? May sasantabi ba niya ang kanyang pangarap? Gusto ko maging masaya siya. Si Max Collins bilang Dominique. To Have and to Hold on the 27th of September on GMA. Nosotros tenemos un huerto, pero
pero este año no hemos plantado del feo, hemos plantado otras variedades. Entonces, como nos queríamos presentar, porque nos presentamos todos los años, un amigo nos ha dado tomates. Salen feos porque tenemos para germinar, tenemos unas abejas que hay, ¿eh? Y trasladan el polen de un lado a otro, y en este caso pues ha fallado lo que sea en el trabajo y eso ha podido ser. Nauwi sa pamamato at panununtok sa isang lola ang away kapitbahay sa Occidental Mindoro. Ang naging mitya ay ang pananaway sa maingay na nagiinuman. Nakatutok si Chino Gaston. Iniinda ng 79 na taong gulang si Gloria Luz Izar ang malaking pasa sa muka dahil sa pagkakasuntok umano sa kanya ng mga nagiinumang kapitbahay sa barangay Lumang Bayan, Occidental Mindoro. Kwento ng anak ng biktima na si Nelda, dakong alauna ng umaga noong Sabado, ilang beses sinaway ng kanyang mga kapatid ang mga kapitbahay na ayaw tumigil sa pagkakaraoke. Sa sobrang asar, nagtapo ng graba sa bubong ng kapitbahay ang isang anak ni Lola Gloria para sila ipatahimikin, at dito na raw sumiklab ang gulo. Sila ang babato. Umalis ka yan, Ray. Ayan, may nang babatuho sa amin. Pumunta po sila doon sa gate. Pinagyuyugyug po nila yung gate namin. Mm-hmm. Ngayon po, yung nanay ko at saka yung kapatid ko ando doon. Ang siguro, gusto nilang i-grab yung kapatid ko. Ando doon din yung nanay ko para ipigilan silang makapasok. Ang ginawa nila, sinuntok nila yung nanay ko sa taas ng gate. Tapos, paano kayo sinuntok? Dumabot lang ang binigala. Natugon dito sa ulo niyo. Alikod ng tainga. Hindi raw nakontento ang mga kapitbahay at pinagbabato ang bahay ng biktima. Itinanggi ng kapitbahay na si Natalie Villanueva na sila ang nanakit kay Lola Gloria na kanilang malayong kaanak. Kaarawan daw ni Natalie noong Biyernes at inabot ng madaling araw ang kwentuhan at inuman. Pero wala daw karaoke kundi maliit na speaker lang. Dakong alauna, pasigaw na minura daw sila ng lalaking anak ni Lola Gloria. At ilang sandali pa, umulan ng malalaking bato sa kanilang bubungan. Sa laki ng mga bumagsak na bato, nabarahan ang mga gutter at nagkanda yupi-yupi ang mga yero. Kami po ang pinaulanan ng bato. At ang lalaki po, nandito po, sa taas po ng aking bahay, ang lalaki po ng bato, papunta po sa gate nila, mataas po yun. Mm-hmm. Lugog yung nanay niya doon, paano pong masusuntok ang nanay niya? Inilapit na raw sa barangay ang insidente, pero dahil naka-quarantine pa ang chairman at ilang opisyal, hindi pa raw nila maaksyonan ang reklamo ng dalawang panig. Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Dalawang taon na ang nakakaraan nang ilapit sa GMA Kapuso Foundation si Jared, ang sanggol na may napakalaking bukol sa leeg. At dahil po sa inyong tulong, ang bigat na kanya noong iniinda, aba, wala na ngayon. At sa muli nating pagbisita, nakita natin ang malaki niyang pagbabago at nagkaroon ng kakaibang sigla. Bibo, masiyahin at makulit. Sa kanyang mga dance moves, napapasayaw pati mga taong nakapaligid sa kanya. Yan ang sayang dulo ng dalawang taong gulang na si Jared mula sa bayan ng Mochong sa Samar. Ngunit sinong mag-aakala na sa murang edad na 5 buwan, may mabigat na siyang pinagdaanan. Si Jared may kakambal na malaking bukol sa leeg.
Parang dalawa na po yung ulo niya kasi singlaki ng ulo niya yung bukol. Na-diagnose siya na mayroong cystic hygroma. Parang growth or sa ano, sinasabing bukol, kadalasan ay ito ay nangyayari sa isang baby. Ang naging sanhi ng cystic hygroma ay yung lymphatic na nag-obstruct. Tapos nagkaroon siya ng accumulation of lymphatic fluid. June 2019, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Katbalogan sa Samar para magsagawa ng surgical outreach program. Ang kondisyon ni Jared, agad inilapit ng kanyang mga magulang. Ang problema sa ganun is pwede siya mag-obstruct no, sa airway kasi nandito siya sa bandaleeg. Kapag lumaki siya, pwede siya magpigil sa paghinga. Sa tulong ng World Surgical Foundation Philippines at Philippine Children's Medical Center, matagumpay na natanggal ang malaking bukol sa kanyang leeg. Napakasaya po sa amin kasi natanggal na po yung bukol niya at saka magana po sa ano namin. Parang nabunutan na po kami ng tinix. Muli nating binisita si Jared, dala ang groceries na mapagsasaluhan nilang pamilya. Kung dati, hirap siyang gumapang at kumilos. Ngayon, malaya na siyang nakapaglalaro. Maayos na rin niyang naigagalaw ang kanyang leeg. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation at sa SAPIS sa MC sa successful na operasyon sa anak namin. Mga kapuso, dahil sa inyong mga donasyon, maraming nangangailangan ang ating nabigyan ng bagong pag-asa sa buhay. Tulad ni Jared, sa mga nais pang mag-donate, maaari mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart at Globe Rewards. Huwag niyong palampasin ang modus ng grupo na malaswang serbisyo pala ang alok na bisto sa pagpapatuluyan ng 24 oras. Nangako ang mga kapatid ko na makakaramay ko sila sa kahit anong pagdaanan ko. Kala ko magkakampi tayo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Mas matanda ka sa akin. You're supposed to act smarter than me. Pero bakit sila pa ang nagkamilo sa akin? Bakit sila pa ngayon ang nang iwan sa ere? Thea Tolentino is Minnie, the middle child among Las Hermanas. Soon on GMA. Hey! Housewife na pipiling maging mabuti at mapagpatawad na asawa. Mami, bago na namang ginujowa si Tony. Ayan ka na naman, Eric eh. Nag-promise siyang hindi siya uulit, pero eto na naman. May hangganan ba ang kanyang pagtitiis? Hindi porkit nagloko siya, hindi na niya ako mahal. Si Carla Adeliana bilang Erica, To Have and To Hold, on the 27th of September on GMA. Ito yung upuan namin na pwede siya i-convert into bed. Kailangan mo na siya i-push. Yan. Pag matutulog, tinatanggal lang namin yung curtain. Yan, ito yung curtain namin. Ayan! So guys, pwede na matulog anywhere. Sa beach ba or sa daan lang. Meron kami ditong pull-out kitchen. Dito naman nakalagay yung mga cooking wares namin. Yung business namin is multi
multimedia production. So basically, we provide photography and videography services, which really requires us to travel a lot. So, kung nandun na po kami sa area, either pupunta po kami sa barangay captain to inform them na nandun kami sa place, or pwede kaming mag-camp sa tabi ng river. Sa CR naman po, along the way, may mga gasoline station. So, sabihin natin, worst comes to worst, we can, ano naman siguro, we can knock on a house and ask politely na kung pwede bang makigamit ng CR. Biscuit container that I added, and then I added this chamber pot there. I added this so I could sit comfortably, and then practical reasons po kasi I have two jobs and I always sleep in the van po. Medyo super tight po yung schedule po. Tapos I want to have the space na madali akong nakakatulog saan. Apat ang arestado ng National Bureau of Investigation sa kanilang operasyon kontra human trafficking sa Maynila. Ang mga massage therapist, may iba umunong palihim na negosyo. Nakatutok si John Consulta. Nang maiabot na ang pera sa targeting and trafficking operation sa harap ng isang motel sa Maynila, kumilos na ang mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division. Toto naman yung bakasas ako, bakasas ako. Apat na individual ang kinuha sa operasyon, kabilang ang pinakabugaw ng grupo. Umuwi namin kayo sa talang human trafficking. May karapatan kayong manahimik dahil ano may sabihin pwedeng gamitin laban sa inyo. Ayon sa NBI, nahagip ng bagong tayong cyber tape monitoring center ng DOJ at NBI ang operasyon ng grupo ng sex workers na ang front ay pagiging massage therapist. Ang transaction magsisimula online, and then kapag nagkasundo na kayo sa amount, like this time 5,000 pesos yung napagkasunduan nilang all the way na services na ipoprovide niya itong massage therapist. So magkikita na kayo, itatransport nila dito yung mga kababaihan using private vehicles. Ikinagulat ng NBI ng matuklasan ng relasyon ng mga umano'y bugaw sa mga inireretong masahista sa mga parokyano. Apat ang victims natin, and dalawa doon actually mga boyfriend ng dalawang therapist. So makikita natin dito, despite their relationship, pumapayag itong mga naaresto nating subject na ibenta yung mga girlfriends nila ng mga massage therapist sa mga customers na magbabayad. Pero depensa ng isang inaresto. Nagagawa lang namin to dahil sa hirap ng buhay.
Hindi naman namin, hindi ko kami nalalamang ng tao. Wala ko kami nalalamang ng tao. They come for us. Hindi kami yung lumalapit. Nakumpiska sa isa sa mga suspect ang ilang pirasong kush at mga tabletas na hinina lang mga party drugs. Kakasuhan ng paglabag sa Anti-Human Trafficking Act at Illegal Possession of Prohibited Drugs ang mga inaresto. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. For the first time, ipinasilip ni Legal Wife star Alice Dixon ang kanyang forever sa isang sweet Instagram post. At bukod sa mystery guy ni Alice, can't get enough din ang netizen sa new look ni LJ Reyes. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa kanyang bagong Instagram post, ipinakita ni LJ Reyes ang kanyang bagong hairstyle. Bagay na bagay sa Kapuso actress, ang short bob with full bangs and highlights hairdo na pinusuan ng kanyang followers, kabilang pa ang ilang celebrities. Ang bagong look, tinernohan ni LJ ng nude pink outfit. Kasalukuyang nasa New York City si LJ kasama ang kanyang mga anak na sina Aki at Summer matapos ang breakup nila ng aktor na si Paulo Contes. Kamakailan, inirampa naman ni LJ ang all-black outfit nang dumalo siya sa New York Fashion Week. Si Alice Dixon nagpost naman ng litrato sa beach na may kasamang lalaki na tinawag niyang My Forever. Ganito raw ang vibe ng Monday mornings kay Alice na makikitang relaxed and chill kasama ang kanyang special someone. Pero bahagyang tinakpan ni Alice ang mukha ng mystery guy na hindi rin niya pinangalanan. Ang mga netizen pinaniniwalaang siya ang hubby ng Legal Wife star at ang daddy ni Baby Aura. Ito ang first time na nag-post si Alice ng kanilang sweet moment. Hindi isinasa publiko ni Alice ang kanyang love life, kaya wala masyadong nakakaalam sa pagkakakilanlan ng kanyang mister na isa raw top executive sa isang resort sa Boracay. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tutukan sa hashtag Boses Mo ang pulso ng publiko sa pagbabakuna contra COVID-19 sa mga kabataan. Sa pagbabalik yan ng 24 Oras. Ang mga kapatid ko ang nag-alaga sa akin at tumatay yung mga magulang ko. Lagi nilang sinasabi na gusto nila akong maging masaya. Wala ka na ba talagang hiya sa sarili mo? Eh, ikaw nga doon palagi pasulpon-sulpon para mahihayin ako eh! Pero bakit sila pa ngayon yung kumukontra sa pag-abot sa mga pangarap ko? Bakit sila ang gustong humadlang sa mga kaligayahan ko? Faith Da Silva is Scarlett, the youngest among Las Hermanas. Soon on GMA. Palitada po. Pag masila is my favorite pag skin coat. Kasi medyo OC po ako. Medyo may pagka-perfectionist pagdating sa mga bagay. Tapos ayun, I think that's like the best thing I could do. Pero may pa-flooring yun po ako, like konti. And then yung pag-ayos ng customer. My dad, may lig po talaga mga likot yan pagdating sa mga electric fan, nandyan sa mga ceilings. So, doon po talaga ako natuto. Nakadepende sa bibig. I can say na he's actually the jack of all trades. So, he may not be able to graduate college, pero he has this skill talaga which I really admire about him. So it's not
that big, but it's enough for me to save while I'm still at home. Let's break the gender norms and show them what we got. If ever someone's going to be there to offer you something, offer help, take it. Pero it's better if you know how to do it yourself. So yung mga pamumulit ko sa'yo, this is the outcome of it. Look at my room now. I think it's gonna be really proud of me one day. Why we cannot look directly to the sun? Because it's too shiny and bright that can hurt our eyes and make us blind. Okay, thanks. Singular subject requires singular verb. Plural subject requires plural verb. With Korea, United Arabs of UAE, Eritrea, Bhutan. Meron pa ba? Mahilig po siyang magbasa, and then kung ano yung nabasa niya at di niya. Nagsasagawa na ng survey ang Department of Health sa mga magulang at kabataan kung payag ba sila na magbakuna contra COVID-19 sa mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ikaw, Kapuso, ano ang boses mo tungkol dito? Yan ang tinutukan ni Leigh Alves. Tinatawag ng Department of Health ang mga kabataang edad 12 to 17 years old at kanilang mga magulang na sumagot sa online survey para malaman ang pananaw nila sa pagbabakuna contra COVID-19 sa nasabing mga edad. Tinatanong ang mga edad 12 to 17 years old, magpapabakuna ba sila sakaling pwede na? Inaalam ang mga dahilan ng mga ayaw at gustong magpabakuna, ang kanilang vaccine brand preference at vaccine confidence, at kung sino ang magdedesisyon para sa kanila. Tinatanong din sa mga magulang na may mga anak na 12 to 17 years old kung papayag sila mabakunahan ang kanilang mga anak. Sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isusumite ang mga datos na makakalap para sa assessment ng HTAC o Health Technology Assessment Council. Nagtanong din ng GMA News sa mga 12 to 17, magpapabakuna ba kayo kapag pwede na? Hindi po eh. Depende po sa magulang namin. Ayaw po rin kasi ng mama namin. Kasi baka rin daw delikado. Opo, para po makagala-gala rin naman po. Lagi na lang po kasi dito sa bahay. Safe naman po siguro yan eh. Tinanong din namin ng ilang magulang. Pwede rin po, kasi lagi ang titigas ng ulo nila, lagi lang nasa labas din eh. Ang talagang kinakailangan bakunahan para matapos na yung COVID.
Ipinarinig din ng ilang netizens sa hashtag Boses Mo ang kanilang opinyon ang ilang commenter di sang-ayon sa pagbabakuna sa mga bata. Sabi ng isang netizen, di pa raw ito napapanahon dahil pinag-aaralan pa ang epekto ng mga bakuna at baka hindi raw ito kayanin ng katawan ng mga bata. Sabi naman ng isang commenter, basta raw walang masamang epekto sa mga bata, okay lang daw na bakunahan sila para mabigyan ng proteksyon laban sa virus. Sang-ayon din ng isang netizen na estudyante sa pagbabakuna sa mga bata. Anya, magbibigay daan ito para makabalik na ang mga estudyante sa pag-face-to-face classes. May mga bansang gaya ng Amerika kung saan pwede nang magpabakuna mula edad 12 years old. Dito sa Pilipinas, hindi pa nagpapasya ang gobyernong isama na sa vaccination ang 12 to 17 years old dahil isinasaalang-alang ang limitadong supply. Hanggat maari, gusto munang unahin ng gobyerno ang mga mas nasa peligro sa COVID, lalo na ang senior citizens at mga may comorbidity. Ang Pfizer at BioNTech nag-anunsyong epektibo ang lower dose ng kanilang COVID-19 vaccine sa 5 to 11 years old. Naghahanda na silang isumite ang datos ng kanilang clinical trial sa mga regulatory authority gaya ng US FDA. This is very encouraging kasi mga bagong pag-aaral po ito, bagong dosage strategy, mas maliit po na dose ang ginagamit sa bata. At kung talagang makita natin ang safety at efficacy ay acceptable, then this will expand, no? The possible use ng age range po ng ating mga bakuna. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Sa aming pagpulso sa mga netizen, hati ang kanilang opinyon kaugnay sa pagbabakuna sa mga bata. Para sa isang commenter, ang bakuna ang sagot para masigurong mananatiling ligtas ang mga bata sa gitna ng pandemya, lalo na ngayong pinayagan na ng pamahalaan ng limited face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa. Sabi naman ng isang netizen, dapat daw ay masiguro munang may managot sakaling may mangyayari o mangyari sa mga batang babakunahan. Sabi naman ng isang nanay, sana raw ay walang pilitan kung ayaw magpabakuna ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaso, kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 Oras. Sa mga kapuso na tumatangkilik ngayon sa outdoor dining, nako, maging alisto po sa inyong kapaligiran. Ilang customer kasi na nasa outdoor dining area ng isang kainan, e nabiktima ng mga hold-upper. Nanutok pa umano ng baril ang mga salari. At nakatutok si Mariz Umali. Patapos na raw sanang kumain sa alfresco dining ng isang kainan sa Makati, ang magkasintang hindi na natin papangalanan. Nang gulatin sila ng isang di inaasahang pangyayari. Habang nag-check daw sila ng kanilang cellphone, biglang may kumablot ng una yung phone ko muna. Then tinitigan ko yung kumuha. Then pagtingin ko sa kanya, meron na siyang nakatutok na 45 millimeter na barrel. Mm-hmm. Then next niya binuha yung sa kasama ko naman. Then nagpunta siya dun sa kabilang table. Then kinuha din niya. Sa loob lang daw ng halos 20 segundo, nakuha na raw ng isa sa dalawang suspect ang mga cellphone ng tatlong biktimang pawang mga customer ng restaurant. Ang isa pang suspect, nakaabang na sa kanilang getaway vehicle na motor, kaya mabilis silang nakatakas. Yan yung disguise nila. Mm-hmm. Naka-helmet, naka-mask, kaya di sila makikilala talaga. Payat lang eh, na parang yung age niya siguro hindi around 22 to 25 ko. Kung makikita niyo po, may CCTV ang establishmento, ang kaso hindi raw ito gumagana. Kaya nakikipag-ugnayan na ang Poblacion Police Substation sa mga kalapit na establishmento may CCTV sa pag-asang makakatulong ito sa kanilang isinasagawang investigasyon at sa pagkakaaresto ng mga suspect. Possible po yan dahil kung halimbawa po makita natin ng markings, yung lalo po yung getaway motorcycle nila, yun po ang magsisilbing lead para po sa pagresolba ng kasong ito. Etong mga taong ito ay kumukuha ng magandang tsansa para nang sa ganun eh, maisagawa nila yung illegal nilang aktibidades. Ito ay isang masasabi naming isolated case lamang. Buti na lang wala raw nasaktan sa insidente. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang mga salarin. Ngayong maraming outdoor dining, lalo raw nakabantay ang mga pulis para masigurong di mabibiktima ang mga customer. Nagpaalala naman ang isa sa mga nabiktima para wala na raw matulad sa kanila. Huwag na lang masyadong magpagabi or maglabas ng mga balobot
Grabe. Sa tala naman, ang PNP bumaba ng 65.55% ang crimes against property ngayon July 2016 to June 2021 na nasa 225,752 na lang kung ikukumpara nung July 2010 to June 2015 na nasa 655,345. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sumalang sa pagdinig ang mga opisyal ng tanggapan ng Pangulo, Office of the President, para yan sa kanilang hinihinging budget o pondo para sa susunod na taon. Bago na endorso ng ilang senador sa plenaryo, pinuna muna ang tanggapan sa kanilang di umano'y mabagal na pag-aproba ng pondo para sa iba't ibang proyekto. Nakatutok si Mab Gonzales. Kwestiyon sa budget deliberations ng Office of the President ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ng gobyerno na hindi pa rin daw nasisimulan dahil wala pang clearance ng OP. 30% pa lang out of the DPWH projects ang hindi ang nare-release pa lang. Eh di ba parang ang and then ang sinabi explanation ng DBM kasi na, wala pa daw clearance from OP. I think, Mr. Chairman, the amount was 100 billion ba? Worth something of projects. Like that. Yeah. Something like that. Oh, parang, you say, kuy, ano na, September na tayo. Paliwanag ng OP, bagamat kailangan nila aprubahan ang mga proyektong ito, hindi nila hawak ang pera, kundi nasa kanya-kanyang implementing agency. Since these are not part of the original plan, we have to make sure that they are vetted fully by the agencies and by the DBM before they are released. And that is why they are made subject to the approval of the President as well. Thank you, Chair. Yun lang, ang question ko lang, it's been 9 months and hindi pa rin tapos yung vetting process. So, kasama raw sa mga proyektong tinamaan ng mabagal na release ang medical scholarship na naisabatas ngayong taon. Baka pwedeng i-prioritize yung medical scholarships kasi that's much needed, I think, by the country. Ito, ipaprioritize namin ito. Sa kabuuan, 8.2 billion pesos ang proposed budget ng OP sa 2022, kasama ang retirement and life insurance premium at pensyon ng presidente. Bumaba ito ng 4 million pesos mula 2021. Bumaba rin ng 40 million pesos ang proposed budget ng presidential management staff. Tinanong din ni Binay ang 36 million pesos na pondo ng PMS na binigay nila sa PSDBM para sa pagbili ng iba't ibang gamit. Pero mo atang 4 to 7 years na ata na funds nyo na natulog sa PSDBM. And Mr. Chairman, di ba we were discussing kung paano nga mali-zero out na ng PSDBM yung mga ganitong pera na nakalagay sa kanila. The procurement for these items are actually at different stages of procurement na po. Sa huli, suportado raw ng mga senador ang budget ng OP at inendorso ito sa plenaryo. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. At susunod na ang reaksyon ni Dennis Trillo sa feedback ng mga manonood sa Kapuso seryeng Legal Wives. Non-stop ang pagtutok dito lang po sa 24 Oras. Bakit importante ang bakuna? Dahil maaaring ito po ay makatulong upang protektahan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ganda rin po ang lahat ng tao sa buong mundo. Parami na ng parami ang mga nababakunahan, huwag nang magpahuli. Always follow safety health protocols. Vaccines can save lives. Magpabakuna na like your favorite Kapuso Artist Center stars. Tapos, flex muna. One woman's dream is another woman's nightmare. I'll always be here to support you, be your lover, to be your best friend. To have and to hold, soon on GMA. Marami ng diktador ang dumaan sa kasaysayan, at maging ang Pilipinas, hindi nakatakas sa kamay na bakal. Ano ba ang modus operandi ng mga diktador? Presenting The Dictator's Playbook. Pag-usapan na natin ito with someone very close to home, si former President Ferdinand Marcos. Masasabing sinunod din ni Marcos ang ikangay Rules of the Playbook. Unahin na natin kung paano siya umakyat sa kapangyarihan. Naging kinatuan at senador siya bago mahalal ng 2 beses bilang pangulo. Ambisyoso siya at
wala siyang hesitation kung anong gusto niya, makukuha niya yan. Isang magaling na politiko si Ferdinand Marcos. Alam niya kung ano ang hinihingi ng mga botante. Alam niya, no, kung ano ang hinain ng mga mamamayan noong panahong iyon. Pero masterful yung kanyang deployment o yung kanyang paggawa ng mga o pag-utilize ng mga tools para maging mahalal na pangulo, no? Alam ni Marcos na hindi sapat na maluklok sa pwesto. Kailangan niya ng mga tapat na kakamping magpapanatili sa kanya sa kapangyarihan. Nakuha niya ang suporta ng sandatahang lakas at constabulary. Inilagay niya rin sa pwesto ang mga malalapit na kaibigan at mga crony. Sinuportahan din siya ng Estados Unidos. Full force, so to speak. Malakas ang kanyang alyansa sa militar. In fact, kung tutusin, yun ang sikreto ng pananatili ni Ferdinand Marcos sa kapangyarihan ng napakatagal. Kahit na bagsak ang ekonomiya, kahit na ipinasara niya ang kongreso, kahit laggamak ang kahirapan noong panahon niya, dahil malakas ang suporta sa kanya ng militar. Ang sunod na tanong, paano siya mananatili sa kapangyarihan? Ginamit niya ang isyo ng dumadaming komunista para magdeklara ng martial law noong September 21, 1972. Philosophy niya of society was, and governance was, constitutional authoritarianism. That is why when he declared martial law, sinabi niya, yun nga ang sinabi ko ng estudyante ko, that should give us an idea already of his own political outlook. Tinakot niya ang mga miyembro ng Supreme Court para pumanig sa kanya at nagdaos siya ng plebisito sa pamamagitan ng viva voce o pagtataas ng kamay para maging legal ang martial law at maisulong ang 1973 Constitution. Dito sa aming barangay na holding ng Citizens Assembly, tandang-tanda ko yon. At ang tanong sa amin, mahilig ka ba sa siopaw? No? Sinong may gusto ng siopaw? Eh, mahilig naman ako sa siopaw. Eh, di tinaas ko ang kamay ko. Ganong kagarapan. At the next day, lumabas na doon sa mga barangay, these are the people who ratified the Constitution. Isang viva voce, lahat kami. Ngayong nabuo na ni Marcos ang kanyang dream team at nakuha ang pinakamataas na pwesto, oras na para pabagsakin ang mga bumabatikos sa kanya. May tatlong uri ng oposisyong kumakalaban sa diktador. Reformist opposition o political advocate, mga nagsusulong ng pagbabago sa mapayapang paraan. Revolutionary opposition o mga kilusang grupo, kasama na rin ang mga grupo ng mga estudyanteng tumutulig sa kay Marcos. Huli ang religious opposition o mga religious sector. Natutuwa ang cast ng Legal Wives sa natatanggap nilang positive feedback mula sa mga nanonood. Marami kasi ang affected sa sitwasyon ng bawat character, lalo't patindi ng patindi ang kwento ng series. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sa lumalalim na kwento ng Legal Wives, hindi na mapigilan ang mga karakter na ilabas ang kanilang saloobin. Kasalanan niyo ni Papa kaya umalis ang umi ko. Sinaktan niyo siya? Kaya deserve mo rin masaktan, para. Makakapal niyo? Ayon kay Shane Sava, na gumaganap na Jamila, naging matigas man daw ang kanyang karakter ay dahil sa ipinaglalaban nito. Natutuwa rin siya na maraming netizen ang apektado sa kanyang pagganap. Iintindihan ko din yung side niya. Pero at the same time, parang kahit ako, pag tinapanood ko siya, naiirita ako sa kanya. Para kay Andrea Torres, ang pagiging makatotohanan ng kwento ng Legal Wives ay malaking bahagi sa kung paano nila nagagampanan ang kanilang mga karakter. Itong totoo, I guess kasi ganun nga, parang, like kunyari si Diane, hindi lang siya yung lagi siyang inaapi. May mga times na nagagalit siya or meron siyang ginagawa na medyo unreasonable na siguro sa totoong buhay ganun din naman tayo, di ba? Asawa mo si Para? Oo, Dale. Hindi ako magsisnoling sa'yo. Patawarin mo ako. Nagdesisyon ako na magpakasal sa kanya nung gabing hiningi mo na i-divorce kita.
ang hanging question ngayon is, maniniwala ba si Dayan dun sa paliwanag ni Ismael? Ayun nga, eh, parang gulong-gulo na kasi si Dayan. I guess, ano, yung expectations niya kasi, hindi talaga yun yung nangyayari. And gusto pa rin naman talaga niya mag-work. So, depende na lang talaga yan sa kanya kung kakayanin niya yung ganung setup. Ngayong gabi, nakatuo ng kwento sa magiging sagot ni Ismael. Tumitindi na rin yung kwento. Mas nagiging komplikado na yung mga sitwasyon ng mga bawat tao, bawat characters. At nakakatuwa din na halos araw-araw napakagandang mga comments at reviews din yung natatanggap ko. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 74 na araw na lang Pasko na. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras. Noong 2005, nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV! Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok. Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Network Inc. Agency, GMA International. At tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy Abroad.